So, kikwentuhan kita, pre, ng tungkol sa asal Pikon. Asal Pikon? Oo. Nung ba... Ngayon walang narinig ako, Eli. Oo, hindi kasi ito, hindi ito popular eh. Hindi ito sikat, hindi ito verified ng kahit anong sources. Sariling ano lang, sariling learning. Oo, sariling learnings lang yan. Kasi, kaya ako to nalaman, natutunan. Kasi Pikon ako nung bata ako. Pre, sabi ko sa'yo, pre, sa sobrang Pikon ko, kalapitin mo lang ako, sasapakin kita. Ganun ako ka-Pikon. Tapos, parang gina-joke ka lang, no? Hindi, talaga. Hindi. Hindi joke. Talagang kinalabit lang. Kinalabit mo lang. Oh, kaya, kaya kalabit mo lang ako dyan. Oy, oy. Ano ba? Ah, ganun. Pag gumano na ako, okay. Eh, dyan, nainis ka lang. Binibiro ka naman. Binibiro ka lang. Kalapitin mo pa ako. Puta. Gagano na, ano ba? Gan. Oh. Tutuwa na agad. Tatay mo, adik. Ganun agad ako, tapos susuntokin na kita. So, ganun ako kapikon. Ang mga pikon kasi ganito. Tawag dito. Sila yung usual na alam mo sa pagiging pikon. Hmm. Siyempre, nandyan yan. Asal talo. Oo, ayaw patalo. Pero ganito kasi, yun yung keyword dun actually sa mga pikon kasi. Ayaw nilang magpatalo. Yung feeling of defeat and failure, yun yung ayaw nilang maramdaman. Hindi dahil sa natalo sila talaga, hindi dahil sa kung ano mang nangyari, hindi yung kose, yung feeling lang na na-defeat sila, yun yung pinakaayaw nila. Kaya itong mga asal pikon na to, may mga tendency sila na kahit minsan very irrational lang nangyari, parang ayaw nilang mag-give in. For example, ayaw nila mag-ubaya. Oo, oh, ayaw nila. Hindi sila mag-give in. Kasi feeling nila, pag ginawa nila yon, meron silang sense of defeat. For example, pinakasuya mo siya, o kaya inutusan mo, o yun na lang. Kasi kung pinakasuya mo, baka pumahig pa. Kung utusan mo yung mga taong asal pikon, hindi yan susunod sa'yo. Kasi yung feeling of defeat, nandun eh. Kumbaga, ano yan, mga listeners, kung maano nyo to, i-survey nyo. Pag meron kang kakilalang pikon, oh, subukan yung utusan. Pag may tropa yung ganyan. Subukan yung utusan kung tama ako o mali. Pero yun, kasi ako bilang pikon, hindi mo utusan natin. Pero nung high school siguro yun, natuto akong mag-take ng criticisms. Although nung time yun, syempre transition pa rin kasi high school ka eh. Para po from bata ka na, so semi-bata ka so, na. So hindi pa masyadong ano. Pero nung time na yun kasi, katwiran ko, malakas ako mangasar, dapat malakas ako tumanggap. So nung time na yun, okay lang, ang lagi ko lang sagot, pakailan pa sa'yo, ganyan lagi ko sagot. So nung time na hindi na ako medyo pikon, doon ko na-realize sa sarili ko na mas naging open ako sa tao. To the point na, ito nga, pansin nyo naman diba nung sa shop, kumbaga, parang naging ano ko eh, kumbaga, di ko naman sasabing masipag, pero kumbaga, ano, pwede mo akong pakiusapan ng kahit ano. Kumbaga kasama sa trabaho ano, oh, parang ganun. Kasi kumbaga na-adapt mo na meron kang feeling of defeat. Tsaka ano eh, nandun na rin yung feeling na ano eh, pagpakumbaba. Ang mga pikon kasi, hindi yan nagpapakumbaba eh. Hindi yan talaga magsustook down ng level. Lalo na kung alagi nila sinasabi may katwiran sila. Kaso yun nga yung ano eh, yun nga yung illusion yun actually. Kahit saan namang bagay may katwiran tayo. Ang tanong, kung yung katwira mo ba is warranted or hindi. Kasi, kung swak siya dun sa pinagtatalunan yung na katwiran. Tama yun. So, yun yung ugaling pikon. Mahirap siya. Hindi ko naman sinasabi napakasama nilang tao. Pero, sila yung ano eh. Kumbaga sa seven sins, sila yung pride. Dun nakabase yung pride. Sa pagiging, yung pagiging pikon, I mean, nakabase siya dun sa pride. Kaya, minsan, yung ugaling pikon, mapapansin mo yun sa mga taong pikon, yung mga pikon sa games, pikon sa ano, ang hirap nilang utusan. Kasi nga, ang dating nun, defeat yun eh. Ayaw nila ng feeling of defeat, helplessness, feeling of ano, failure, feeling of... Eh, pero iba yung mga tao na ayaw, nagre-recheck lang ng failure ha, yung mga parang very eager. Ang tinutukoy ko, ito yung ano eh, parang pinaghalo-halo na to yun, parang yung mga ugaling pikon. Halo-halo na to eh, na ayaw nila na napupunta sila sa ano na meron silang idea na talo sila. Yun yung ugaling pikon. Actually, kaya lang, madalas ko itong makita, base sa experience ko, madalas ko itong makita sa mga supervisors.
Oh, actually. Madalas kumakita yan sa mga supervisors. Kasi one time sa pinagtatrabaho ko sa Imus, sa isang, ano yun eh, general goods. Huwag na natin banggitin. Huwag na natin banggitin kasi hindi naman kami sponsored. Pero baka naman kung gusto nyo nabanggit. May naging supervisor ako dun. Actually, kaka-promote lang niya. Kaka-promoted siya sa ano eh. Kasi nag-resign yung supervisor namin. Oh. From same level kami, tapos nagtaas siya ng ano, ng position. Siya, oh. Abay, may pag mo nagsasuggest kami ng kung anong bagay, minsan di niya sinusunod pa ganun. Oh. Kumbaga, pero hindi naman pautos yung sinasabi namin. Suggestion kaya, lang. Ma'am, ano, baka pwede naman ganito gawin natin. Ah, hindi. May mas maganda akong idea dyan. Pero di naman siya galit. Ah, hindi. Nagalit siya. Oh, shit. Nagalit siya akin yun. Oh, so, yun and lang. Nagalit siya sa akin kasi nga, parang ano daw, parang nagmamarunong nga daw. Oh. Nakarating ba kami ng ano nun? Nakarating ba kami ng office nun? Well, pwedeng ganun. Pwedeng ugaling pikon. Pero siguro more of pride rin naman. Baka naman, kasi may mga taong prideful din na hindi pikon eh. Dito na makapira nila ng mga taong prideful pero hindi pikon. Ah, hindi ko naman kailangan pag-aksay ng panahon niya. Yo, gano'n naman sila. Pero ma-pride pa rin sila. Ayaw nila nung feeling of defeat, pero binibigyan nila ng excuse yung defeat nila. Parang, pinagbigyan lang kita. Parang, yun lang ang pansin. Oo. Pero sa mga, ano na rin, mga pang-araw-araw, meron yan. May makikita yung ganyan. Ano ko, sabi ko siya, ako, sabi ko nga kanina, bago tayo nag-start nitong podcast. Actually, sa mga listeners po, kung nawi-weirdo ako kayo, po kayo sa pag-uumpisa ng aming podcast. Kasi topic agad. Eh, wala lang. Gusto lang namin ng ganung format. So, iba naman. Parang ibang flavor naman. So, pero ano, magre-reklamo na naman to si paring Travis. Late na yung intro nyo, no? Hindi, ganun talaga kami mag-intro. So, ano to? Usapang Tambay lang. Usapang Tambay kasi to. Informal. Yeah. Welcome to Usapang Tambay, your host, Gardo Gamer, as always. Ngayon, ang guest lang natin yun. Actually, hindi na guest eh. Ano na to eh? Regular na eh. Michael Angelo Vlogs. Promote ka muna nga pa. So, yung mga guys, may niluluto akong bagong vlog, kaya lang hindi ko pa matapos. Pero about to sa ano, sa streaming setup ko, dito ay, sa shop. Kasi yun. Parang gusto, kasi alam nyo naman yung mga issue ngayon, yung naglalaita ng peripherals. Oh my God! Na, ano. Kasi merong ano ko yung live. Ito, masingit ko lang kayo. Oh, sige. May ano to. May naging issue sa gaming community na ano, na may nanglait ng ano, nung peripherals. Setup ba kung tawagin natin? Itong year lang yan, 2021. Bago lang yun. Oo, yan. Sige. Tuloy mo ako. Pero ano, hindi ko na babanggitin yung streamer or yung mga kasama ng streamer. Kasi kilala niyo na ito eh. Na nilight nila yung setup nung isang naglalaro. Pero nagtatrash ko ano sila. Kaya naisip ko, yung mga ano, yung tinatawag na free-to-play gamer, free-to-play streamers na wala pang ganun masyadong magandang setup. I-share ko sa nila kung paano ako nakapag-setup. Kasi di ba nakiki-stream lang ako sa shop. Oh. Sa pinagtatrabawang ko. Okay. Kaya sana may matutunan ko dun sa gagawin mong vlog, guys. So, kailangan pala ma-upload natin to para ma-promote ka agad yung ano. Tatapusin ko na rin, kaya lang ano eh, na sinusulat ko pa yung script ko. May script ako, guys. Kasi yes! Wala akong masabi pa dahil yung impromptu eh. Ang hirap, no? Sabi ko sa'yo eh. Ang hirap. Pero ang mga ganitong usapan. Mas madali yung ganito actually. Okay. Pero ito yung pinaka-konting kong views. Nakakatawa nga eh. Yung mga ano, yung kanyari. Unboxing. Yung mga unboxing, magko-comment lang ako. Yung kung totoo yung mga walang kwenta. Para sa akin, mga walang kwenta kong video. Yun yung maraming views. Oh. Pero yung ganito. Guys. Marami kayong matututunan sa podcast, guys. Manood kayo. Oo, si Doc Adam nga, nag-podcast na yun. Tiga mo. Podcast is the new content. Kasi nga, dito ka lang, sa isang place ka lang, di ka nalalayo. Di ka gaya ng pagbablog dati na kailangan mo pa lumabas-labas. Ito na talaga yung ano eh, parang pwede natin gawin na ano eh, na excuse me. Na hindi ka, na-safe ka. Na-save ka sa ano, sa virus. Tsaka ano eh, kumbaga, with regards to content, actually ito yung pinakamadali, yung podcast. Usap. Kasi, usap lang eh. Yun nga lang, mahirap siya kung wala kang may share na anything substantial siguro. Oh.
Pero hopefully makapag-reach tayo ng mas marami pang audience. Yung iba kasi ang complain, ang haba. Hindi sana yung Pilipino. Kasi hindi kasi hindi sila sanay sumaba eh. Yung iba, ewan ko, siguro yung iba nakukornean rin sa ating. So, ewan ko, kaya nga parang naisip ko rin ngayon, given na may pinag-usapan na rin tayo kagabi, parang gusto ko rin mag-delve in sa mga medyo serious, medyo lang naman, medyo serious topics. Yeah. Yung siguro napapanahon para may cloud tayo. Wow! Yeah. Cloud chaser namin cloud 2021 chaser. Na eh. 2021 na, cloud chase lang tayo. Para maka 200 subscribers. Huwag kayong magreklamo kung mahaba kasi pinuputol-putol eh. Na-upload eh. Oh. Sa iba guys, dire-direto yung podcast guys. 1 hour, 2 hours, 3 hours. Si Dokadam, 3 hours sila eh. Pinag-usapan nila yung... Guys, isipin nyo pag nagiinuman kayo, 5 minutes lang ba? Pag nagiinuman kayo. Diba pag nag-uusap kayo magtotropa, inaabot kayo ng umaga mula umaga hanggang gabi. Oh, yun yan. Eh, ganun yung podcast guys, nag-uusap kayo. Kaso kasi hindi sila kasali. Makikinig lang sila. Pero maganda makinig lang din tayo. Minsan maganda lang din makinig. Eh. Oh, try nyo, exercise. Exercise yun. Pero kumbaga, atag dito, again, like, share, subscribe. Tsaka gusto ko lang uli mag-thank you sa ating sponsor, SDA Cyber Cafe. Wala sa akin yung address. Basta na, around sa Litran, if you're anywhere near the area, if you need a one-stop computer shop, apunta lang kayo, SDA Cyber Cafe, located at Unit B, Lopez Building, Summerwind Village, Phase 3, Barangay Salitran 3, Las Marinas City, Cavite. Wow. Yeah. Parang minomodulate ko nung konti yung boses ko. Parang DJ. 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 So, pre, the usual kasi sa podcast natin, ito, kung meron man taga-subaybay. Okay. Usually kasi marami tayong guests pero napag-isipan namin ngayon na why not try natin na dalawa lang muna. Kasi kami ni Mac originally si Mac dalawa lang kami nung nag-start eh. Kaso di natin mayayangan kasi yung may time difference. Nasa abroad kasi siguro yung Mac. Oh, nasa Saudi si Mac. Shout out kay Mac nasa Saudi. Pasalubong namin ha next. Next uwi mo kayo Mac. Oh, next uwi. Mamaya maambunan din ako ng cellphone. Yes, all right. Baka naman. Okay, joke lang po 'yun, baka may maniwala. Okay. Baka maniwala siguro yung Mac. Oh, baka maniwala. Baka pinagmumura na naman tayo. Pero anyways, pre, siguro 2021 may mga napag-usapan na rin tayong topic kanina no. Medyo nalilista na rin tayo no. Pero siguro skip na natin 'yo kasi ano lang 'to, biglaan podcast natin. Oh, biglaan lang din 'to eh. Iba-iba yung mapapansin niyo, iba-iba yung mababato namin ditong topic. Pero pre, meron akong tema kanina habang nagtatay kita kanina. So, since nabanggit mo na rin na meron kang bagong plans for bago mong vlog, gusto ko lang 2021, New Year, so anong ikaw may mga pinaplano ka ba? Besides dun sa vlogging, kumbaga, ano mo ngayon? Sabihin na natin parang New Year's resolution, something like that. Or, hindi naman entirely New Year's resolution talaga, pero any plans, anything in mind ngayon 2021? Ayun, yung siyempre New Year, kailangan natin ng magagawa eh, since ano pa naman eh, pandemic pa, di pa tayo makalabas. So, bala kong gawin ngayon, tuloy pa rin yung streaming. Although, minsan di ako nakapag-stream talaga kasi nga. Minsan, pag nakapag-stream lang kasi ako, pag maaga ako nakapag-boss, ganun. Wala pang customer. Kasi yun nga, nagbabantay kasi ako home shop. So, pag may customer, syempre hindi ka na makapag-stream eh. Hindi ka na makapag-focus sa stream. So, ginagawa ko ngayon kahit mobile games lang yung ini-stream ko. So yun, tuloy-tuloy lang yung stream, tsaka actually di siya New Year's resolution kaya lang, yung mga bala kong... yung mga bala kong... Sige, yung mga balak mo. Kasama talaga sa 2021 is yung sa PC. Gusto ko na talaga mag-ipon para sa PC, para hindi, kung sakali man... Makapag-stream na ako sa bahay, ganun. Which is yan yung parang binanggit mo kanina, di ba? Kasi parang sabi mo nga... may issues with regards to gaming community na parang may mga setup na nilalait. So, kumbaga, parang what I get from this is, ikaw gusto mo kahit paano mag-share ng iyong ideas or yung ginagawa mo, kung paano ka nakakaraos ba kahit paano ng streaming na hindi naman ganun ka yung setup. Kaganda yung setup ko. Tapos,
yun sa hobby, mga plano ko sa hobby, sa kasi card gamer kami. May mga plano ako, may niluluto ang mga tournaments nga ano. Wow. Pwede kong gawin content pa. Gagatasan ko yung ano. Gagatasan ko yung tournament na gagawin ko. My god. Ayan. Siyempre 2021 na kayo live. Tapos yun, mag-level up tayo ng ano ng contents. Actually, yan, ayan nga eh, buti binanggit mo. Kasi I'm really thinking about that. Although, di naman talaga ako seryoso dito sa podcast, pero pansin mo, lagi akong English ng English. My God! Pekay ko to, di ako nag-English talaga sa tunay na boy. Anyways, pero ano, baga, ako iniisip ko rin eh, kahit hindi ako masyado seryoso sa, ano, eh, sa channel, pero kumbaga iniisip ko rin na wala lang kasi syempre wala pa naman tayo masyadong mag-uwi. Napansin nung ayan kailan yung pag ano? Medyo nag-iba ako no. Kasi nag-upload ka na rin nung ano yung unboxing eh. Oo. Oh. Wish ko yun may unboxing. Actually joke yun yung unboxing na yun. Kasi nga kumbaga totoo yung kwento ko doon sa unboxing na hindi ko talaga ano eh. Hindi mo alam kung ano yung nasa loob. Oo kasi usually pag binibigyan ako ng gift nawala ko eh. Wow, gift. May intonation yung gift ko, no? Hindi, pag binibigyan tayo ang regalo nung... Uy, relo. Unang lang, pa lang no? Nung sila nababadtrip sa akin. Kasi, no, baka parang pagkapasa, dami to, no? Alam ko na eh. Kahit ilagay mo sa kahit saan, nahula ako eh. Pero that night, talagang... Dun, unpredictable. Kaya ako na-surprise. Kasi, kumbaga, hindi ko nahulaan eh. Kala ko relo eh. Inahalog ko parang relo. Kumbaga genuine yung ano mo ko. Genuine yung surprise. Yung although medyo sarcastic yung dulo. Pero yung tawa doon ng kapatid ko, very genuine. Pero yun nga, gusto ko pa maglagay ng content. Maliban doon sa cloud chasing at sana kumita tayo sa YouTube. Aside from that, ano kasi, ang gusto ko rin kasi sana, medyo nabobored ako dun sa channel kasi nga wala masyado rin talaga. Although marami akong contents eh. Hindi ko inaaling video. Meron akong topic about, actually, ito nga nakakagulat eh. Meron akong kinomentan about, ano to, racism sa Philippines na medyo dinispute ko. Pero hindi ko pa siya ina-upload. Ilang buwan na. Kasi tinatamad ako. Hindi sa takot ako. Ah. Although, kasi minsan takot din ako mag-put up ng content kasi nga medyo si YouTube. Sensitive. Sensitive siya. Sensitive si YouTube. Pero tayo sa masasayang bagay. Oh, pero ano, meron akong ano, pero di naman masyadong ano yun. Di naman masyadong delikado, delicates. Medyo ano lang, nag-dispute lang ako dun sa idea na parang ang Pilipino ay mahilig sa mapuputi, parang ganun. So, yun lang naman yung topic. May kilala ako, ayaw nang maitim eh. Oo nga. Shoutout kay Jomart. Kay Jomart, oo nga. Pakakalanan kita, buddy, kasi wala ka dito eh. Oo nga, yung Jomart Probs. Actually, isa pa yung si Jomart Probs. Yung Jomart Probs. May idea na sana ako kung paano natin itutuloy yung Jomart Probs, kaso... Kasi gusto ko ano mag-spam comedy skit. Pre, ang hirap kasi pag dumating na sila dito, maingay na. Yun na. Hindi tayo makagawa ng content talaga. Ngayon nga lang tayo nakagawa kasi walang tao. Wala pong tao dito, baka isipin nyo crowded kami. Wala pong customer. Walang customer, wala po kami tao. Nagpa-podcast po kami, walang tao dito. So safe po kami. Anyways, ako, yun yung mga plano ko for 2021. Supposed to be Jomart Problems, kung matuloy natin. Tapos additional content. Si Jomart na lang kulang. Jomart na lang kulang. Pero aside from that, ako marami kasi ako naiisip sa 2021. Gaya nga na sabi ko sa'yo kanina. Itong 2021, pinangako sa sarili ko na hindi, kumbaga parang, mas ano, iwasan kong magsinungaling. Actually, napaka-broad biglang, paano tayo napunta sa pagsisinungaling? Masingit ko lang yung idea, no? Kasi, kumbaga, parang New Year's resolution. Hindi naman siya New Year's resolution talaga, pero, ako, I keep it 100 sa lahat talaga. Ako, kilala niyo ako. Siyempre, meron lang ako, aminin ko may mga skeletons in the closet rin talaga ako. Pero, 2021, guys, dami natin problema. Pero tingin ko, masosolve lang mga problema natin kung magiging honest lang tayo sa ating kailangan mga sarili. Kailangan natin maging totoo sa sarili natin. Kasi, guys. Pre, kung napansin mo, medyo, hindi naman pangit. Kasi, sabihin ko sana pangit yung pasok ng 2021 natin eh. Pero, may mas papangit pa ba sa 2020? Kaya parang ano eh, yun nga lang, di ba? Parang nakakaano lang na bago pumasok ang taon, ako, ang daming nangyari. Ayoko naman maging specific with regards to the topics kasi medyo sensitive. Pero, ano lang. Ko lang ako, like, pero kumbaga parang ano eh, parang
parang ano lang eh, kaya ako na open up yung with regards to mga plans natin for 2021. Mm-hmm. Ikaw, yun, kung may mga gusto ko pang i-share mamaya is, kasi nga yun yung idea, kumbaga parang, sa nangyayari sa atin ngayon, tsaka pasok ng taon, ano ba yung mga nasa isip mo ngayon, ano ba yung mga, ano ba yung mga, yun, kanina nabanggit mo na yung mga plano, kumbaga, gusto malaman na eh, ikaw, as an average, average Filipino, tsaka ako siguro, ano bang mga nasa isip natin ngayong pagpasok ng taon, 2021, di ba?